10 halaman na swerte sa pintuan. Hi, Tayteli here. Ayon sa principles ng Feng Shui, ang pangunahing pintuan sa iyong bahay ay dapat mong pagtuunan ng pansin dahil ito ang nagsisilbing entrance para sa mga enerhiyang tinatawag nilang chi. Mahalagang itaboy ang mga negatibong enerhiya at papasukin lamang ang mga positibong enerhiya upang maakit mo ang swerte, good health, wealth, love at success para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung handa ka ng akitin ang swerte sa iyong tahanan, narito ang ilan sa mga halamang maaari mong ilagay sa iyong pintuan. Number 1. Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo ay tinatawag ring Fu Guizhu ng mga Chinese. Fu na ang ibig sabihin ay luck at fortune, Gue para sa power at honor, at Zhu naman para sa bamboo. Kilalang kilala ang halamang ito bilang simbolo ng maswerteng kapalaran, kasiyahan at kasaganaan. Kaya rin nitong itaboy ang mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa iyong tahanan. Ayon sa Feng Shui, ang bilang ng bamboo stalks na ilalagay mo ay importante at nagre-represent ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa, ang 3 tangkay ay sumisimbolo sa kasiyahan, ang 5 o 6 na tangkay ay para sa kayamanan at swerte, habang ang 7 tangkay naman ay para sa magandang kalusugan ng iyong pamilya. Number 2. Money Tree Plant. Sino ba naman ang hindi magiging interesado sa agaw pansin na halamang ito? Tulad nga ng tawag rito, ito ang isa sa pinakakaraniwang halaman na pinaniniwalaang nakakaakit ng kayamanan. Maganda itong ilagay sa iyong pintuan, lalo na kung kasalukuyan kang humaharap sa malaking milestone ng iyong buhay tulad ng pagbubukas ng bagong business. Naging simbolo raw ito ng kayamanan noong nangangailangan ng pera ang isang mahirap na lalaki. Matapos niyang manalangin, ay nakakita siya ng kakaibang halaman at kanya itong inalagaan hanggang sa lumago ito. Itinuring niya ito na maswerteng halaman nang magsimula siyang kumita mula sa pagbibenta ng mga buto nito. Number 3. Iron Tree. Dahil may uugnay sa metal ang pangalan nito, kayang magtaboy ng malas ng Iron Tree. Pinaniniwalaan rin may darating na swerte para sa mga may-ari sa tuwing namumulaklak ito. Karaniwan itong nirerenta para ilagay sa iba't ibang event ng mga business, pero maaari mo rin itong ilagay malapit sa iyong pinto upang magsilbing proteksyon sa iyong entrance. Number 4. Golden Pothos. Isa ring klase ng money plant ang Golden Pothos. Dahil sa lazy nature ng halamang ito, ay kadalasan itong isinasabit, ngunit hindi dapat sobrang taas na lalagpas sa iyong ulo. Nakakatulong rin ito upang mabawasan ang stress, anxiety, at negative thoughts sa iyong tahanan. Kilala rin ang Golden Pothos sa kakayahan nitong makasurvive mula sa hindi magandang kondisyon. Kaya naman kapag nilagay mo ito sa isang parte ng iyong bahay at biglang namatay, ay maaaring isa itong sinyales na may killing energy sa lugar na iyon. Number 5. Lime Tree. Ang mga citrus tree tulad ng lime tree ay maganda ring ilagay sa magkabilang sides ng pintuan dahil nagbibigay rin ito ng swerte at magandang kapalaran base sa Feng Shui. Sinasabi rin na inaabsorb ng mga bunga nito ang mga negatibong enerhiya na maaaring makasira sa iyong tahanan. Best choice ang mga dwarf version ng punong ito upang mas madaling i-manage at alagaan. Number 6. Boston Fern. Ang Boston Fern o tinatawag ring Sword Fern o kaya na may Fishbone Fern ay isa sa mga pinakamagandang pansalubong sa iyong tahanan. Naharang nito ang mga poison arrows o negatibong enerhiya na nasa labas at nakadirekta sa iyong pintuan. Subalit ang halamang ito ay maaaring kumuha ng malaking space dahil sa malagong dahon nito, kaya't nababagay lamang ito sa malalaking espasyo upang hindi makaharang sa iyong pintuan. Number 7. Jade Plant. Tulad ng Money Tree, simbolo rin ng kayamanan ang Jade Plant dahil sa hugis barya nitong mga dahon na nag-a-activate ng financial energy.
Kung nais mong magkaroon ng mas mataas na income, ay isang magandang desisyon na ilagay ito malapit sa iyong pintuan. Number 8, chrysanthemum. Perfect ring ilagay sa iyong pintuan ang chrysanthemums, lalong-lalo na ang kulay dilaw na uri nito dahil kulay dilaw ang sumisimbolo sa kasiyahan at optimism. Nagbibigay ito ng enerhiya na tulad ng sa araw. Sa Asya, bukod sa kasiyahan ay sumisimbolo rin ito sa mahaba at makabuluhang buhay. Sa katunayan, pagdating ng ikasyam na araw ng ikasyam na buwan ay parte ng tradisyon ng mga Chinese na uminom ng chrysanthemum wine para sa kapayapaan, kalusugan at pagkakaroon ng mahabang buhay. Number 9, Lotus. Ang lotus ay simbolo ng purity at moral strength. Bukod pa riyan, kahit na ang ugat nito ay nakabaon sa lupa sa ilalim ng tubig, ay iniaahon nito sa liwanag ang kanyang dahon at bulaklak, kaya naman pinaniniwalaan ring nakakapagbigay ito ng knowledge at enlightenment sa mga nakatira sa iyong bahay kung ilalagay mo ito sa iyong pintuan. Sa kultura ng mga Asyano, ay kinukonsider din ito bilang isang sagradong bulaklak na maaaring makapagbigay ng kapayapaan at pagkakaisa sa mga tahanan. Hindi lamang iyan, sumisimbolo rin ito sa mabuting kalusugan dahil napapakinabangan sa medisina ang lotus mula sa ugat nito hanggang sa bulaklak at mga buto. Number 10, snake plant. Karaniwang iniiwasan ang mga matutulis na halaman dahil nire-resemble nito ang mga poison arrow na maaaring magdulot ng bad vibes sa tahanan. Ngunit ang snake plant ay itinuturing pa rin na swerte kapag inilagay mo ito sa tamang pwesto tulad sa iyong pinto o malaking bintana. Ito ay dahil nagsisilbi itong shield o protection upang ma-neutralize ang mga negatibong enerhiya. Ang pataas na dahon nito ay nagre-represent rin ng growth at positivism. Ngayong may idea ka na kung ano-ano ang mga masuswerteng halaman na maaari mong ilagay sa iyong pintuan, saan mo nga ba mabibili ang mga ito? Kung marami kang oras, ay maaari kang tumingin sa iba't ibang garden shop at paniguradong mayroon sila ng iba rito. Pero marami na rin namang nagtitinda sa mga online shop kung gusto mong mas mapadali ang iyong paghahanap. Ang presyo ng mga halamang ito ay nakadepende rin sa size, bunga, rarity at iba pa. Pero sigurado namang magiging worth it ang pagbili mo sa mga ito dahil ang kapalit nito ay swerte sa buhay mo. Pero tandaan, huwag lamang tayong umasa sa swerte at kailangan mo ring mag-take ng action para matupad ang pangarap mo sa buhay. Muli, this is Tay Telly. If nagustuhan mo ang video na ito, paki-like and share naman. At mag-comment ka na rin sa ating comment section kung alin sa mga halaman na ito ang gusto mong alagaan. Huwag mo na din kalimutang mag-subscribe para may bagong kaalaman ka every week. See you in my next video!